Hello po! Kamusta po kayong lahat? Hello guys! Magandang umaga for today. Magluluto tayo ng chicken BOPIS. Dahil may nag-request po nito na lutuin ko kung paano po yung paraan ko sa pagluluto. So, una, ipapakita ko po muna sa inyo yung mga gagamitin natin sa pagluluto. Yung mga ito po ating mga gagamitin para sa pagluluto ng chicken BOPIS. Siyempre, ang unang-una, meron tayong puso ng manok. Ito naman ay balon-balunan. So, ito guys, pinakuluan ko na itong dalawa kanina. So, ang puso ng manok, papakulan mo ng 15 minutes. Ito naman sa balon-balunan guys, kapag pressure cooker ang gagamitin nyo, 15 minutes lang to papakuluan. Pero kapag ordinaryong lutuan na kaldero, about 45 minutes. Kasi para malambot po siya. Tsaka, meron din tayong carrots. Binili ko na to sa shop guys na ganito. Carrots na may celery. Para medyo crunchy-crunchy sa ating chicken BOPIS. So, bumili na ako ng ganto na chops kasi para hindi hassle para sa akin. Katulad sa akin na may anak na nagmamadali palagi. So, meron din tayong aswete. Pangpakulay sa ating chicken BOPIS. Chili. Ginger. Kamatis or tomatoes. Ito, hiniwa din na sibuyas. Hiwain nyo lang guys na maliliit lahat. At bawang din. Bawang ko ito din. Minced garlic. Kasi wala akong fresh na bawang. So, yun na lang. Tapos, toyo. And then, suka or vinegar. So, ayan guys. Ang mga mga gagamitin. So, umpisa na natin magluto guys. So, guys. Ang una nating after natin painitin yung kawali natin, nilagyan ko na siya ng oil. Cooking oil. So, ang una natin gagawin is, lalagay muna natin yung, first yung aswete. Ayan. Mahina yung apoy lang guys. Kasi mabilis masunog yung aswete. Ayan. Hanggang sa maano lang yung pula niya. So guys, ayan na siya. Sinala ko na siya. Tinanggal ko yung yung mga buto-buto. Tapos ganyan na siya. Namumula na. So, lagay na natin yung next. Lagay na natin yung onion. Haluin lang natin hanggang sa pumula-pula. Mag-iba na yung niya. Kulay. So, ito na siya guys. Sa tingin naman, okay na. So, next is, lagay natin yung ginger or luya. Haluin lang ulit natin para pantay yung mga niya. Pagluluto. Yung maluto ba? So, next na natin guys, yung after na natin malagay yung onions tsaka ginger, next is ang ating bawang or garlic. Ito. So, dahil gamit ko yung mince, yung nandito na sa yung binili na, so, tansyado na lang. Then, halo agad. Next is tomatoes or hiniwang kamatis. Halo lang. Para
Make sure natin na maano lahat. Mahalo. Guys, ayan na. After natin mag-isa yung mga una natin nilagay. Next naman is yung lagay na natin yung balon-balunan. Balon-balunan ng manok. So, i-mix natin. Kailangan guys, pag nagpakulo kayo nito, dapat ano, sobrang lambot kasi para naman hindi rubber pag kinain, di ba? Yung parang goma na mahirap nguyain. So, kailangan po malambot to mabuti pag pinakuluan. So, i-ano natin, i-mix natin mabuti. And then, after mahalo, mga 1 or 2 minutes, pwede natin isunod yung puso ng manok. Ayan. Ayan. Ito naman, hindi kailangan patagalin ang pakulo sa puso ng manok kasi mas mabilis siya lumambot. At di kailangan ng pressure, ng ano dito, ng pressure cooker. Ordinaryong ano lang, lutuan. Tapos, 15 minutes lang. Tapos, siwain nyo po ng maliliit. Ayan. Na-mix ko na. Ayan o. Ganda ng kulay niya, guys, no? May kulay na siya. Lagay natin yung sili. Ayan. Tansya lang, guys. Ako gusto ko medyo may ano. Medyo may anghang ng onte. Kaya, ganyan karami siya. So, ayan na siya guys. Lalagyan natin ng bay leaves or dahon ng laurel. Para naman medyo may amoy ng konti. And then, halo lang ng konti. Next is toyo. Ayan, toyo. So, tansya lang guys. Tansyado lang. Ayan. Ayan, naglagay ako ng toyo kasi pampalasa din yan. Ng konti. So, after natin mahalo na, after natin malagyan ng toyo, lalagyan natin ng water. Ayan guys, nilagyan ko na siya ng water. So, aantayin natin tong kumulo. Papakulan lang natin. Lulutuin pa natin. Papalambutin pa natin lalo. Ayan. Lalapot yan ng onti mamaya. So, ito na siya guys. After natin malagyan ng tubig kanina, pinakulan natin ng 15 minutes. 15 minutes na pakulo. Next naman ngayon na ilalagay is suka or the vinegar. Konti lang. Vinegar yun guys ha. And then, pakulaan muna ng konti ulit para yung vinegar is maluto din. So, ayan na siya guys. After malagyan ng vinegar. So, next natin is ang ating carrots. Tapos, ayan siya. Haluin natin guys. Nilagyan ko lang siya guys ng celery para may crunchiness ng konti. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo may celery or wala. Optional lang naman yon. Tapos lalagay ko na din tong bell pepper para sabay-sabay na pakuluan. Antayin ulit natin tong kumulo para yung carrots naman an lumambot. So, ito na siya guys. Ang ating chicken bopis. So, titimplahan naman natin ngayon after natin pakuluan ng mga carrots tsaka celery. Lalagyan natin ng pamintang durog or black pepper. And then, lagyan natin ng konting patis. Konti lang. Kasi may toyo na to kanina, diba? Yan. And then, haluin ulit natin. Ayan, ang bango niya, guys.
Nakakagutom. Ayan. Tikman natin. Ayan na siya, guys. Pwede na natin siyang iserve. So, guys, ito na ating chicken bopis. Ayan. See. Kain na tayo. Ayan. Ito na.